Gagawa tayo ngayon ng Bluetooth speaker. Bali, speaker to ng barkada ko. Yan. Na charge daw nila ng matagal. O, nakalimutan nilang naka-charge. Tapos, bigla na lang hindi siya nag-o-open. Yan. Bali, subukan natin siya na kuwan. I-charge. Kung nag-charge pa siya. Nung chinards natin, wala man lang tayong makita na ilaw niya. O indicator light niya na nag-charge siya. Yan, parang walang, ano, walang epekto nung nilagyan natin ng charger. Bali, hindi siya nag-charge. Nung pinapindot ko yung mga pindutan niya, yung mga next, previous, or volume, ganyan, lumilitig-litig siya o napipindot naman. Maliban lang dun sa may pinaka-on-off niya, yung on-off switch niya. Hindi siya lumilitig o napipindot. Nung tinignan ko sa loob, sira na pala yung pinaka-on-off switch niya. Nasira na. Kumbaga nawasak na siya. Kung makikita sa camera, yan. Wasak na yung on-off switch niya. Yung mga, ano, yung mga, yan yung on-off switch niya, wasak na. Pero yung mga natirang mga switch, reduce, next, ganun. Okay pa naman. Yan. Bali, yan ang una nating nakitang problema niya. Sira yung on-off switch niya. Bali, babaklasin na natin to para makita natin sa loob kung ano talaga ang sira niya. Mga sira niya pa. Meron pa akong napansin yung pinaka mga tornilyo niya. Bali, ang tornilyo nito is 8 na tornilyo. 8 na tornilyo. Pero yung tornilyo na niya lang ay yun. Ito, yan, tsaka to, tsaka yun. Tapos yan. Bali, yung tatlong tornilyo, wala na siyang tatlong tornilyo. Bali, 5 na lang yung tornilyo niya. Talagang binaklas na to. Binaklas na talaga nila. Kaya babaklasin na natin para makita natin yung loob niya. Bali, ito na, nabuksan na natin siya. Bali, yung kwan, yung pinaka, nakita ko yung pinaka wire ng isang speaker o yung speaker. May napigtas na yung pinaka isang wire niya. Ganun din yung isang speaker. Pigtas na rin yung isang wire niya. Pero hindi yan yung problema, kaya hindi siya nag-on. Kahit pigtas naman yan, dapat nag-on yung Bluetooth speaker. Yan, bali, titignan natin dito tayo sa board, magko-concentrate kung bakit hindi siya nag-on. Bali, yan yung sinasabi ko kanina na ano, yung
yung pinaka on-off switch niya, yung micro switch niya. Yan, yung sinasabi kong wasak-wasak na siya. Siguro pinagka-ginawaan nila yan. Nung ginawa nila, binaksan nila. Pinagka-disketahan nila yung on-off switch na binaklas nila. O talagang kusang nasira na siya. Bali, ang una kong naisip na gawin ay tetesterin ko yung ating battery, yung baterya niya. Kung meron na siyang, ano, meron ba siyang natitirang voltahe? O may laman pa yung ating battery, kung lobat ba siya o full charge pa? Yan, iseset lang natin sa DC yung ating tester para matest natin kung may laman pa yung ating battery. Bali, on lang natin yung pinaka-ilaw ng ating tester para mas makita siya. Yan. Detest na natin yung battery. Bali, ang pagtetest, ano mo lang dun sa may positive ng test pin ng tester, sa positive din ng ating battery, negative sa negative din. Kung makikita nyo, 3.9 yung nakita nating voltage niya. Bali, malakas pa yung battery, full charge pa yung ganyang voltage ng battery. Bali, okay pa to, ibig sabihin malakas pa siya. Pero bakit hindi siya nag-on? Hindi naman siya nag-on eh. Malakas pa naman yung battery. Dahil sa malakas pa yung battery, susubukan natin siyang pag-onin. Sinalpak ko lang yung battery. Tapos, i-on ko siya. Dahil sila yung switch, ire-recta ko yung pinaka-switch niya. Baka kasi sira lang talaga yung switch, kaya hindi nila mapag-on. Kaya, i-testingin natin, ire-recta natin yung micro-switch niya, yung switch niya, kung mag-on siya. Yan. Bali, ito yung i-ano natin na switch. Yun. Yan. Ire-recta natin yan. Kung makikita mo yung mga pin niya, may pin yan, o yung dalawang yan. Yan. Tsaka yung dalawang dun. Pwede mong i-recta yan o pagdikitin para mabypass mo yung naka-switch. I-short lang natin dalawang terminal ng switch gamit yung test pin ng ating tester. Bali, hindi siya nag-on. Susubukan natin ulit. Yan. Short lang natin. Talagang hindi siya nag-on. Yan. Talagang mayroon siyang sira dito sa may board niya. Yun ang hahanapin natin. Hindi lang yung pinaka-switch ang sira. Meron pang sira. Kaya hanapin natin yun. I-analyze natin kung saan yung banda yung sira. Bali, tanggalin lang natin yung battery para tagapal pa. Tsaka para safe na rin. Dito tayo magkoconcentrate sa pinaka-board nyo. Bali, i-analyze ko lang. Visual check ko lang kung saan yung sira niya.
Bali nung ano, nung tinitignan ko, hinahanap ko, initial check ko siya. Meron akong napansin. Dito sa may linya ng battery. Yan. Sa may isang linya ng battery, meron akong isang napansin. Meron kasi yung nangitim na isang linya na galing sa may battery. Bali, yan yung sinasabi ko. Yan. Kala ko kanina, marumi lang siya. Pero nung kinis-kis ko, sunog pala siya. Sunog yung linya ng isang battery. Kaya siguro hindi siya nag-on. Yan. Kasi na-overcharge nga daw nila to. Yan. Mali niya eh. Ang naging problema, maaaring ito, tsaka yung switch niya. Yan. Yan ang nakita kong dalawang problema niya. Yung isang linyang sunog, tsaka yung switch. Yan. Bali, kikis-kisin lang natin siya. Kikis-kisin natin para malinisan o matanggal yung mga nasunog na ano. Sunog na linya o yung board. Kikis-kisin natin tapos hinihinangan natin yan mamaya para magdugtong ulit yung nasunog o naputol na linya ng battery. Babaras lang natin. Babaras natin siya para malinis. Bali, andito nga pala yung anak ko na makulit. Si Dwight pala yan, si Dwight. Yan pala yung pangalan ng channel ko. Pinangalan ko sa kanya. Si Dwight. O, mag-ano ka na rin ah? O, andyan na naman yung makulit na bata. Mag-ay ka na rin. Ay ka na. Tuloy lang natin yung paglilinis. Linisan natin siya. Linisan natin ng mabuti. Bali, okay na. Malinis na siya. Yan. Ihinangan na natin siya. Yan, bali, hinangan lang natin siya para magdugtong yung naputol na wire. O, wire o tawag ito, yung wire o yung linya dun sa board. Linya ng board na galing sa may battery. Brush lang natin siya para malinis. Bali, nadugtong na natin siya. Okay naman. Yan. Nahinangan na natin siya. Bali, tetestingin natin siya. Kakabit natin yung pinaka-battery niya. Yan. Kakabit natin. Tapos, irerekta natin mamaya yung switch niya ulit. Yung katulad ng ginawa natin kanina. Kung mag-on na siya. Kung nag-on na siya, okay na siya. Bali, ang problema na lang mamaya yung pinaka-switch niya, on-off switch niya, papalitan natin. Bali, pag shortin natin ulit yung dalawang terminal ng ating switch kung mag-on na siya. Yun, mag-on na nga siya. That's good. Ibig sabihin, yun lang problema niya. Isang problema niya, yan. Okay na siya, nag-on na. Yan ang naging problema. Nasunog yung isang linya. Tapos, ang tamang problema yung pinaka-switch niya, yun ang papalitan natin, hahanapan natin ng kapalit niya. Para hindi na natin nirerekta. Yan. Bali, okay na siya. Tatanggalin lang natin yung battery niya para
maghahanap tayo ng ipapalit natin na switch dun sa may on-off switch niya. Magitatanggalin lang natin tong sirang switch niya o on-off switch. Bali, winasak-wasak ko na lang yung switch para madali siyang matanggal. Bali, ingat lang kayo dito sa pagdadito ang ginawa niyo para baka kasi matuklap yung pinaka-board niya. Wala kasi akong soldering pump kaya galing ko na pinagtanggal ko. Basta ingatan nyo lang na matuklap yung board. Durugin nyo lang yung switch. Yan, tapos gagamit ako ng hinang para matanggal yung mga paan ng switch niya. Bawal na, ito yung tinatawag na pinagbabawal na technique. Yan. That's good. Bali, okay naman siya. Matanggal natin ng maayos yung switch. Bali, hanapan natin ng kapalit. Bali, meron dito micro switch din siya. Kaso lang iba yung design niya. Pwede naman yan kung i-discussion mo, ikabit, pero mas maganda kung kaparehas na lang ang ilalagay natin. Baka kasi magka-problema pa. Kasi pag ito, pag sinalpag na natin yung pinakapindutan niya na rubber, baka hindi niya mapindot to kasi sobrang liit nung mga button niya. Yan. Hindi katulad nung original, malalaki yan. Yung isa naman na to is ganun din. Ibang klase din, ibang design. Yan. Bali, wag maghanap tayo ng ano. Talagang kaparehas niya para mas mabilis. Bali, ito na pala. Yan. Andyan na. Andun lang pala sa may bulsa ko, meron. Hindi, joke lang. Ito nga pala yung pagkakawayan natin. Yan. Kukuha tayo ng isang suit niyan. At isasalpak natin dun sa may isa para okay na yung pinaka on-off switch niya. Bali, ito nga pala. Ayun na, tinanggal ko na. Hindi ko na pinakita yung pagtanggal. Basta pagkante, ito na tayong pamalit. Yan. Sasalpak na lang natin dun sa may nasiraan na board. Yan. Bali, ilalapat lang natin yung nakakaway natin na switch. Yan. Pag nakalapat na, hihilangan na natin yun. Hindi naman kailangan marami ang nalagay mo na dito. Kahit konti lang yun. Makapit na yan. Yan. Pag nakalapat na yung switch na, hihilangan papainitan mo lang ng hinam yun. Yan, hihilangan lang na rin. O, ganun lang kabilis. Bali, tapos na yung dalawang pin na nanginam. Sunan natin pangatlong pin ng switch. Yan, ganyan lang. Papainitan mo lang siya. Bali, okay na. Ganun lang kabilis. Kabilis maglagay. Yan, okay na siya. Matibay na yan. Hindi na yan basta-basta matatanggal. Bali, isasalpak na natin itong battery niya. Para subukan natin i-on doon sa may nilagay natin na switch kung pwede na siya. Nung nag-ano tayo, meron tayong mga, nung ina-ice natin yung board, merong mga napigtas na wire. Yung pinaka dancing light niya o design niya na ilaw-ilaw na LED. Bali yan, in-on na natin doon sa may switch niya, okay na. Nag-on na siya. That's good. Okay na siya. Tapos off lang natin ulit kung mamamatay siya. Bali, okay na talaga. Okay yung switch na i-on natin ulit. Okay na siya. Okay na yung switch. Nag-on na siya. Nag-on na yung lukot si Sugar. Tatanggalin lang natin yung ating battery para ikabit na natin yung mga natanggal natin. Yan. Bali, yung mga natanggal na yun, yung mga design niya lang na LED na nagpapatay si Sugar. Natanggal kasi yan nung hinahali-halikot natin yung board. Binalik ko lang sa dati niyang kinahinangan. Binalik ko lang sa dati. Natig
meters lang siya kasi madali nang matanggal yung hilang niya. Sasalpak lang natin ulit yung battery niya para testingin na natin ulit. Yan. Kung okay ba yung pagkakabit natin o pagbalik natin yung pinaka-ilaw-ilaw niya. Bali, okay na siya. Wow! Okay na rin yung mga ilaw-ilaw niya. Mga design niya na ilaw. Bali, tatanggalin na natin yung battery. Sunod natin yung pinaka-speaker niya kasi yung napigtas na wire o yung natanggal ng may-ari. Yung unang humalikot dito o yung unang nagbukas ng Bluetooth speaker. Kasi pinaki naman talaga kasi nyo na to. Ang daming napigtas niya. Hinang lang natin. Bali yung negative ang natanggal yung napigtas. Yan, okay na yung isang speaker. Sunod natin yung isang speaker. Yan, bali, hinang ulit natin. Yan, okay na. Okay na yung dalawang speaker. Bali, okay na tayo lahat. Bali, ang gagawin na lang natin is bubuin na lang natin yung speaker. Bubuin na lang natin. Ibabalik na lang natin doon sa may case niya. Yan. Assemblein na lang natin yung speaker. Bali, ito medyo nalilito ako kung paano yung pesto ng mga parts. Medyo parang nakalimutan ko kung saan yung mga nakalagay, ganun. Nakapesto, paano ba nakapesto yung mga wire niya, ganun. Kaya ayo, pag nagbaklas kayo, dapat kung binaklas nyo, kaya nyo rin ibalik sa dating pesto. Para mabalik nyo sa tamang larayan. Pero nasundan ko naman kagad. Paano yung pagkasalansan ng mga wire, speaker, tsaka yung board, kung paano yung pagkalapat. Bali, naisipan ko na lagyan siya ng glue gun. Yan, lalagyan ko siya ng glue gun para mas makapit siya, para hindi siya gagalaw ganun. Para mas matibay na rin yung pagkakabit natin. Yan, ibalik lang natin yung sa dati niyang pesto. Yan. Yan, bali yung gagawin natin ay lalagay na natin yung pinaka mga takip niya, tornilyo, ganun para mabuo na natin yung speaker.
Bali yung ganun, bali yung ganun na kabilis na maglagay o magpalit at maglagay ng tornilyo, huwag niyong gagayahin. Kasi pawang professional lang ang nakakawa ng ganun. Ganun kabilis. Bali, on lang natin siya. Bali, okay na siya. Okay na yung speaker. Wow! Bali, yung naririnig nyo na ano, ingay, ulan yun. Kasi ulan ng ulan dito sa amin. Bumabag dito. Bali, nilagyan na natin siya lang. USB, USB na ang ginamit natin kasi hindi ko may connect yung aking cellphone. Kasi, kung ginagamit ko pang cellphone ito, yung ginagamit ko pang video. Umulan dito, maingay. Gusto ko kasi actual na pag-testing. Mapagkita ko yung actual na testing. Malipakita ko lang na malakas ang ulan na lang dito. Yan. Bumaba na din sa arap namin. Maghapon na umulan. Mali, okay yung ginawa ko yung Bluetooth speaker. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe.